Hey guys, what's up? This is Trinil again and welcome back to another Tech Day. I miss you guys. I miss you, Trination. Ngayon lang ulit ako nakapag-record. Every day is about tech. And now, Transcend sent us, or sent me, a dashcam na papakita ko sa inyo ngayon. It's the Drive Pro 550 dashcam, full HD and ultra-wide, GPS, dual lens, emergency recording. But ito nga, thank you so much, Transcend, for sending this because, as you all know, si Aguila ay ginagamit ko na kung saan-saan. And one of the essentials that you need if you are buying a car is a dashcam. Tanong nyo, bakit? Bakit, Trinil, kailangan mo ng dashcam if bibili ka ng sasakyan? Not only for security purposes, syempre, for your own safety rin. This one, I think, ginagamit ko siya like 1 month now. And ngayon ko lang ata siya na-review. Kasi, yun nga, nag-hiatus tayo. But, you know, we are back. I think si Trinil on the car ay naghihintay na ngayon to explain kung ano ba yung mga features ng dashcam na ito na ipapakita sa inyo maya-maya lamang. And I think in simple explanation niya, sasabihin sa inyo para lahat nang nanonood dito ay malaman kung gaano ba kaimportante na may dashcam ka sa kotse mo. So, wag na natin patagalin pa. Trinil in the future. Take it away. Okay guys, we are here kay Aguila dahil syempre hindi ko na napakita yung loob ng box because I've been using this dashcam like I guess 2 weeks to 3 weeks now and meron tong mga features na sobrang need nyo para sa protection nyo because, you know, dashcam now is so essential or you really need a dashcam pag meron kang kotse, okay? So, dito ko na ikukwento. One time, nung papunta kaming BGC, so di ko alam kung saan lugar yon, wala pa akong dashcam nun, okay? Muntik na ako ma-scam because sobrang luwag ng daan and ako lang yung nagda-drive doon. So, mabagal lang ako. I think mga asa 30 to 40 kilometers per hour and lubak-lubak pa yung daan. Kaya mabagal lang, syempre. Tapos bigla-bigla may tatawid. So, ako malayo pa lang ako, tumatawid na siya. Then maya-maya, nung malapit na ako, bigla siyang bumalik. Tapos gumulong siya sa gilid ni Aguila. Kaya ako, like nainis ako, bakit ganun? Dahil ko kasi nakikita ang videos nun sa, like, sa Facebook. So wala akong patunay na ganun yung nangyari because wala akong dashcam that time. So this dashcam, of course, will save your life. Not only on, you know, on evidence na syempre yung mga ganun na scenario or may mga accidents na nangyayari sa paligid mo, you will also capture that using this dashcam. And papakita ko sa inyo yung dashcam ngayon. So this is the dashcam. Ngayon nagre-record siya. As you can see, meron siyang I think infrared lights yan because nire-record niya ako. Akala niya, like, mahina kasi yung lights sa loob ng kotse. Kaya, kita nyo, umiilaw yan. Then, ayan, yung dashcam. So, ano-ano nga ba ang features ng Transcend Drive Pro 550? Meron itong ultra-wide angle, 150 super view. So, left to right, makikita niya kung ano yung mga nangyayari. Meron din itong dual lens recording, of course, pang sa harap and pang sa loob. Unfortunately, wala akong setup na meron din sa likod yung dashcam, but this will work for me, of course. Mas mahalaga syempre yung harap, pero syempre importante rin if may dashcam ka sa likod. But this one is yung loob, yung nire-record niya. Now, meron din itong GPS. Hindi ko pwede pakita sa inyo GPS kasi naka-activate siya ngayon. And meron din itong emergency recording, okay? Emergency recording, magre-record siya if meron kang collision and unfortunately, hindi natin matatry yon kasi hindi ko naman pwede ibangga si Aguila, di ba? Hindi naman pwede ganun, di ba? But meron din itong manual emergency recording
So, simple explanation, emergency recording will not be reformat because meron tong special, okay, special reformat, nire-rewrite niya yung memory card para tuloy-tuloy yung pag-record. But with the use of emergency recording, hindi siya ma-overwrite. Andun lang siya sa folder na yon. And sobrang useful ng emergency recording, lalo na sa mga accidents. So, meron din itong manual. If you want a manual emergency recording, and ito, papakita ko sa inyo yung button kahit sobrang anong oras na. Yan, that red button is the emergency. So, if you click that, if you click this, makikita nyo na nag-emergency na siya. Ayan, emergency recording. So, the use of emergency recording is for emergency. Okay? So, may mga settings pa dito na pwede nyo kalikutin. But for me, plug and play is ayos na. Like, sobrang goods na goods na. Well, straightforward, ang kasama sa box is the dashcam, the mount, and this big boy. So, this big boy. So, pakita ko sa inyo kung ano to. For older cars, sobrang useful na to. This one. So, para siyang, sa lighter or something, di ba? Sa mga sasakyan. Yan yung kailangan nyo. But, you can also power the dashcam with the micro USB. So, sobrang ayos. Micro USB lang, di ba? Na pa-power up nyo na itong dashcam ng Transcend. So, now guys, let's see. Pakita ko sa inyo yung settings. If you go to settings, yan, makikita nyo. Driver assistance, resolution, exposure, microphone, resolution. And you can go for 60 FPS, but 30 FPS is goods na sa atin. No problem dyan. So, para mas marami kang ma-record. GPS status, navigation, Wi-Fi, data, language format, upgrade. Ayan. So, just the settings. Ayan, kita nyo ako. So, ayan. Normal emergency, Snapchat, andyan rin. Emergency, yung na-record natin kanina. Makikita nyo. Boom. Ayan yung na-record natin kanina. So, babak natin. So, ayan. Recording ulit siya. So, straightforward yung dashcam na to with sobrang solid na features. For me, buy a dashcam if you're buying a car for your own safety, for everyone's safety. If nakakita ka ng, syempre, accident sa daan, you can use that and, para matulungan rin kung sino ba talaga yung mali or hindi. So, pag nag-iisip pa lang kayong bibili kayo ng car, isipin nyo nang bumili kayo ng dashcam. That's my tip, okay? So, Transcend, send me this. And sobrang thank you for Transcend for this dashcam because for sure this will help me, record stuff on the road. And pwede pa tayo mag-vlog sa dashcam na to. So, paparinig ko sa inyo yung sound. So, lilipat na ako doon sa dashcam, okay? So hello, what's up? Kamusta? This is Trinil and this is Tech Day. Ayos ba? So ngayon, nagre-record siya harap, then dito sa loob, and nakikita nyo, sobrang linaw. Sobrang linaw ko, di ba? Kitang-kita, pag pinatay ko yung ilaw, it will activate. Ilaw pa rin. Tignan nyo ah. Boom. Kita nyo ba ako? Kita nyo ako? Kita nyo pa rin ako. Right? Kita nyo pa rin ako. Wala na. Boom. Kita nyo pa rin ako. Right? What's up? So automatic na siya na sabihin natin nagna-night mode. Automatic nang nagna-night mode. So, isa pa. Walang ilaw. Boom. O, diba? Kita nyo agad ako. Hello. Hello there. What's up? Welcome
Welcome to Tech Day. So kayo na magdesisyon kung ano yung palagay nyo sa dashcam na to. And for me, sobrang solid ng dashcam na to. Not only na plug and play lang siya, sobrang user-friendly pa niya. Okay? That's all we need. User-friendly, hindi komplikado, sobrang laking tulong. And yeah, if you want to have a dashcam, please don't go with the, you know, what you call this, yung madaling masira. Go with a quality dashcam and I recommend this one. Meron pa tong iba't ibang model, but for this one, saktong-sakto siya sa kotse ko. Drive Pro 550. And syempre may wifi din to. If you know, transfer, I guess, video sa phone nyo, hindi ko pa siya natatry. But you know, meron siyang built-in wifi. Hindi ko sanasabi sa inyo kanina. And you know, stream video from the dashcam to your mobile device via the Drive Pro app. Wow, I'm gonna try this soon. But you know, ayun, infrared LEDs. Ayun. Hindi mo pa sinasabi, trial infrared reds pala yun. And ito pa. Hindi ko binasa sa inyo kanina yung ASA box kasi, ewan ko, ba't di ko binasa, no? That's the Transcend Drive Pro 550. So, balik na tayo sa studio para, syempre, dahil kanina pa ako dito sa kotse and pinakita ko talaga muna sa inyo itong dashcam para makita nyo, di ba? Kung ano ba talaga? Kung ano ba itsura? Kung ano yung mga features? So, yeah, Trinil. Back to you. So, thank you so much, Trinil, for that explanation about this dashcam. And if you want more, I guess, technical information, do check out their website or page, Transcend. And thank you so much again, Transcend, for sending this dashcam. It really, really helps me a lot. Lalo na, syempre, pag nagda-drive ako, because I know if ever man may mangyari, is naka-record yun and I have evidence, you know. So, for safety purposes. So, thank you so much again, Try Nation, for watching. This is Tech Day. And, yeah. Importante. Nag-iisip pa lang kayo bumili ng kotse. Unahin nyo na agad yung dashcam because, alam nyo na, dashcam is... Peace!